Nananatili pong palaisipan sa mga kaanak, mga katrabaho at sa mga taong malapit sa biktimang si Jose Adorable Mas ang posibleng motibo sa marahas sa pamamaslang sa kanya kahapon sa loob mismo ng kanyang opisina dito sa pamantasan ng Montalban. Kanina po, alauna ng madaling araw ay naiburol na ang labi ni Ginoong Mas sa kanyang bahay dito rin sa Rodriguez Rizal at nakausap nga natin ang kanyang ina at hindi niya lubos maisip kung sino ang pwedeng makagawa nito sa kanyang anak. Mabait daw ito at walang ibang ginagawa kundi bahay, trabaho lamang at wala rin silang maisip na pwedeng makaaway nito. Nakausap din natin ang ilang mga empleyado ng pamantasan at wala rin silang maisip na posibleng makaaway nito na pwedeng panggigilan siya tulad ng ginawa sa kanya kahapon kung saan na binaril siya ng 5 beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Narito po ang bahagi ng ating panayam kay Aling Feli Mas, ang ina ng biktimang si Jose Adorable Mas. Sa tingin niyo po ba may kinalaman ito sa kanyang trabaho bilang guidance counselor? Hindi, wala akong kaalam-alam talaga sa mga ano niya. Wala siyang sinasabi sa akin kung anong-ano niya doon sa trabaho niya. Basta pagka umuwi siya, matutulog, pag gising sa umaga, papasok na lang siya. Normal lang siya na pumapasok. Wala siyang ano sa akin kung ano man ang ano niya doon. Samantala, nagsimula na pong magpasukan sa kanilang mga silid-aralan ang mga mag-aaral nitong pamantasan ng Montalban. May pasok po ngayon ano, sa mga nagtatanong. Kahapon inanunsyo ng pamunuan ng paaralan na tuloy ang klase ngayong umaga. Samantala, nananawagan ang mga empleyado ng pamantasan ng Montalban na naway ang insidente kahapon ay magsilbing wake-up call na mabigyan na sila ng pondo para malagyan ng bakod ang kanilang paaralan dahil malaking habag daw ito para mapaigting ang seguridad para sa may 3,000 estudyante ng pamantasan. At yan ang ating ulat mula dito sa Montalban, Rizal. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan.